Lahat. Viva po, Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, tindi ng tanangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang Poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva Poon, Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Pagsamo ng bayan mo, viva po, Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawain Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo nang awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at tumahadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang simula ng aklat ng karunungan. Kayong mga namamahala at may kapangyarihan sa daigdig, mahalin ninyo ang karunungan. Mataimtim ninyong isipin ang Panginoon at taos-pusong hanapin siya. Matatagpuan siya ng mga hindi nag-aalinlangan sa Kanya. At magpapakita siya sa mga nagtitiwala sa Kanya ng lubos. Ang mga baluktot ang isipan ay di makalalapit sa Diyos. Ang sinumang baliw na mga hasubukin siya ay bibiguin ang Kanyang walang hanggang kapangyarihan. Ang karunungan ay di papasok sa may masamang kalooban at di mananahan sa pusong alipin ng kasalanan. Ang tunay na nagpapakabanal ay umiiwas sa mga manlilinlang. Lumalayo siya sa lahat ng nagpapahayag ng kabihagan at di niya matitiis ang anumang pang-aapi o paghamak sa katarungan. Ang karunungan ay diwang magaan ang loob sa lahat. Ngunit hindi niya mapapayagang lapastanganin ang Diyos. Sapagkat alam ng Diyos ang ating mga damdamin at isipan, at nadirinig niya ang bawat salita natin. Ang diwa ng Panginoon ay laganap sa buong sanlibutan, at siya ang nagpapanatili sa lahat ng bagay.
kaya alam niya ang bawat katagang namumutawi sa labi ng bawat nilalang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, poon, ay tiyak mong nalalaman. Poon, ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Di pa ako umiimik iyong aking sasabihi. Alam mo ng lahat iyon, lahat ay di malilihim. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko oras-oras. Ang likas mong kalakasan ang sa akin nag-iingat. Nagtataka ang sarili't alam mo ang aking buhay. Di ko kayang unawain iyang iyong karunungan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu'y hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, pihong ika'y naroroon. Sa Sheol ay naroon ka, kung doon ako manganganlong. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran, pihong ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan, matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Gana, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, alleluia. Sumahin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Mabuti pa sa kanya ang bitinan ng isang malaking gilingang bato sa liig at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang magkasala sa iyo sa maghapon at makapito ring lumapit sa iyo at magsabing, nagsisisi ako, patawarin mo. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ng Panginoon,
kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sekomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat at tatalima ito sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong unang araw ng linggo natin, tayo po ay pinaalalahanan ng poong Jesus Nazareno ng atin pong responsibilidad. Meron po tayong pananagutan, responsibilidad sa bawat isa. At titiyakin dapat natin na hindi mapapahamak ang kahit sino ng dahil sa atin. Ang poong Jesus Nazareno, ang karunungan ay nagsasalita sa atin. Hindi natin lubusang naiintindihan ang mga bagay-bagay, pero dahil sa karunungan ng Diyos, ulitin ko po, ang karunungan ng Diyos, karunungan at ang Diyos, iisa. Ang karunungan at si Jesus, iisa. Malinaw po ba? Kaya nga sabi, kung naguguluhan tayo, kung medyo malabo sa atin ang mga desisyon, ang mga nangyayari sa buhay natin, kanino tayo tatakbo? Sa karunungan, sa Diyos. Para mas mapunta tayo sa tamang direksyon ng mga desisyon natin sa buhay. Kaya yung patuloy na lumalayo, patuloy na tumatanggi sa karunungan, eh wala itong kapupuntahang mabuti. Kaya tingnan po natin yung aral ng karunungan sa atin ngayong araw na ito. Yung reality, sabi po ni Kristo, hindi mawawala ang mga sanhi ng pagkakasala. Yung mga dahilan kung bakit nagkakasala ang tao, hindi yan mawawala. Pero kailangan natin ng karunungan ng Diyos para makita natin, mabuksan ang ating mga mata, ating mga isipan, kung ano ang nagiging sanhi ng pagkakasala para hindi natin ito magawa. Kasi sabi po, kung hindi nawawala kahit kailan ang sanhi ng pagkakasala, given na yan. Pero ang sabi ni Jesus, tiyakin lang natin na hindi tayo ang pinanggagalingan nito. So yun yung, di ba, no? Responsibilidad natin. Bawat sinasabi natin, bawat kinikilos natin, ngayon, bawat pinopost natin sa social media, may kaakibat na responsibilidad. Hindi lang po pwedeng sabihin natin na, kalayaan ko to. Wala naman akong sinasagasaan na iba. Pero meron kang responsibilidad kasi kung ano ang sinasabi mo, ano ang pinopost mo, pwedeng maging sanhi ng pagkakasala ng iba. Kaya hindi po pwedeng, akin naman to ah. Social media ko naman to ah. Kung may mga kasinungalingan dyan, yung mga bagay na hindi mo dapat sinishare mo pa. Kala natin wala lang, no? Wala lang. Pero nagkakasala tayo at tayo din ang nagiging sanhi ng pagkakasala ng iba. So, di ba? Ngayon, yan ang pinanggagalingan ng stress mo. Yan ang pinanggagalingan ng pag-aaway-away natin. Kaya hindi nagiging masaya ang buhay mo. Kasi minsan nakadepende na, lagi kang apektado sa mga nababasa mo, pinopost mo, o pinopost ng iba. Minsan po, no? Kala mo,
okay lang kasi nung bumili ka ng bagong damit, bumili ka ng kung ano man mga material na bagay. Kasi masaya ka eh, no? Masaya ka. Pinost mo. Without thinking, maraming taong pwedeng mainggit sa iyo. Pero yun nga, no? Sa isipan natin, kasalanan ko ba yun? Yan. Sige, isip na mabuti. Kailangan din kasi talaga pinagninilayan natin ng mabuti. Kasalanan mo ba yun? Kasalanan ko ba yun? Part mayroon. May bahagi mayroon. Kasi po pwedeng yung iba na itulak mo sa pangungutang dahil nainggit sa iyo. Yung iba na itulak mo gumawa ng masama dahil sa mayroon kang ipinagyayabang. Totoo naman po, no? Totoo naman, hindi mo naman talaga kasalanan, no? Pero pag pinagnilayan mo ng mabuti, isa ka sa nagiging dahilan. Isa tayo. Nahirapan ba tayong unawain ito? All the more, kailangan natin ng karunungan ng Diyos. Paano? Kaya nga matindi yung, marami po sa atin dito, matindi yung dinadasal eh. Matindi yung pangangailangan eh. Pero kung tutusin yung pangangailangan na idinadaing mo, e bunga lang ng pagkainggit sa iba. Bunga lang ng nakondisyon ang utak mo ng napanood mo at sinasabi ng mundo na dapat mayroon ka nito. Sana po na kukuha niyo, no? Nakukondisyon kasi tayo na dapat itong bagay na ito mayroon ka para masabing maayos ang buhay mo. Pero kung tutuusin, kahit wala yun, pwede kang maging okay. Pero muli, babalik ko dun sa paalala ng Poong Jesus sa Sareno, nun, na titiyakin dapat, hindi tayo ang pinanggagalingan ng pagkakasala ng iba. Siguro, mas malino, siguro isa pang halimbawa, no? Kung magpo-post ka ng nakapanti at nakabra, kasi gusto mo, di ba maraming ganyan po, no? Kasi maraming nagfo-flaunt ng sexing katawan, macho, lahat post ng post, di ba, no? Eh yung iba naman dyan, ang daming pangangailangan mapansin. Kaya nagpo-post. May pangangailangan mapansin, ma-acknowledge, kaya post ng post. No? Halos maghubad na nga eh. Normal na nga yung naghuhubad sa social media. Kalayaan niyo yun. Di ba sinasabi? Kalayaan ko yun, freedom ko yun, akin yun eh. Pero ang daming nakakapanood. Ang daming tumitingin sa iyo. Sabihin na natin, sa lingwahe ng mga kalalakihan, marami nagpapantasya sa iyo. Dahil sa iyo. Marami ngayon, mga bata, no? Nakatutok lagi sa social media. Hindi nyo naman binabantayan, di ba? Eh, responsibilidad mo rin yan. Nagbigay ka ng cellphone, nagbigay ka ng gadget, na hindi mo chinek yung kung ano lang ang pwedeng mabuksan, hindi ka naglagay ng mga wall. Pero, okay lang, nagbigay eh. O ngayon, ipinapaalala sa atin yung bigat ng ating responsibilidad. Kaya nga pati sa mga magulang, sasabihin nyo, desisyon namin ito. Karapatan ko ang lumigaya.
Di ba no? Yan ang mga dialogue ng mga mag-asawang gustong maghiwalay kasi may kanya-kanyang kinakasama kasi gusto kong lumigaya. Ano nangyari sa mga anak na pariwara? Nagbisyo, kung ano-anong pinasok. Pananagutan mo yan. Pero sana po, no, mapagtuunan natin ng pansin na huwag nating abusuhin yung sinasabi nating kalayaan o karapatan ng bawat isa. Kasi mayroon hangganan yan. Titiyakin natin na mas maging responsable tayo sa ating mga sinasabi, mga naririnig sa atin, sa ating mga kinikilos. At nawa, sa tulong ng karunungan ng Diyos, tayo po ay hindi maging sanhi ng pagkakasala ng iba, bagkos maging sanhi ng paglapit ng tao sa Diyos. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, itinuturo ng ating guro na ang kahulugan ng pagiging alagad ay ang radikal na pagtatanggi sa kasamaan. Iniaalay natin ang ating mga panalangin ngayon nang may pagpapasyang magsakripisyo upang sundan ang Panginoon. Ang ating itutugon, Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang simbahan naway magwagi sa kanyang pagpupunyaging labanan ng kasamaan sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang Kristiyanong sumasampalataya naway magkaroon ng tapang na magsalita at kumilos laban sa kasamaang sumisira ng ating lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang mga pinaging manhid na ng kasalanan, naway hipuin ang Espiritu ng Panginoon upang magbalik sila at magbago ng pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang mga may sakit, naway palakasin sa kanilang dinaranas na pagsubok at maialay nila ang kanilang paghihirap para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang ating mga mahal na yumao, naway akayin sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Idalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din ang mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muli ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Pamanaming lumika, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo
ay aming pakinabangan. Sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukom. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyuri. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Alam kong naroon ka,
ako may makalipad sa tulong dagat mapatpat. Daragnan pa rin pag-ibig mong tapat. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin, di ko mabot karunungan mong ang magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at tinululuhog naming ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyon. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, itarangal ka na. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Nazareno, niluluwalhati ka namin. Magsiupo na muna po ang lahat.